Sa mga may balak namang kumuha ng kasambahay, abay mag-ingat-ingat po kayo ha, sa Paranaque kasi isang babaeng namasukang kasambahay ang nagnakaw sa kanyang amo na nga-abot sa 3 milyong pisong pera't alahas. May mga pinakita namang dokumento ang suspect na mag-apply pero peke pala ito. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. 5 araw nang pinaghahanap ng mga otoridad ang babaeng ito na nagpakilalang si Stella Marie Velez, 28 years old. Matapos munong magnakaw ng mahigit 3 milyong halaga ng alahas, pera at iba pang gamit. Talagang itong modus operandi, papasok ko siya ng kasambahay. So yung mga target niya, yung may talaga mga high-end subdivision, yung mayayaman. Pumasok na kasambahay si Velez sa biktimang nakilalang si Delia Sato noong May 16. Pero kinabukasan lamang habang wala ang mga tao sa bahay, pwersahan daw binuksan ng suspect ang kwarto ng amo. Gumamit ang matigas na bagay at kinayod ang gilid ng pinto. Nakiusap si Sato na itago ang kanyang itsura para sa kanyang seguridad. Umalis po ako pero ito nilock ko po ito. Okay, ito po nilock niyo rin? Hindi na, look out ko po yun dahil hindi ko siya nailock. Mm-hmm. Kaya ito lang po nakalimutan niyo na. Ako. Nakalimutan kong nailock ko. Okay po, tapos? Tapos, dumating po yung anak ko ng 7 o'clock. Mm-hmm. Tapos, nakabukas daw po ito. Sa cabinet daw na ito nakalagay ang mga alahas na nagkakahalaga ng 2.9 million pesos, pati ang cash na nagkakahalaga ng 450,000 pesos. Yung mga jewelries ko po na nakalagay lang po dyan eh. Ah, nakakalat lang. Oo. Yung alahas kasi here, nandyan yung mga jewelry boxes okay. ko. Nandyan lahat. Hindi nyo ho na ipasok sa vault? Hindi po, kasi may wedding function po ako. Ayon kay Sato, nakaramdam na siya ng pagdududa sa suspect matapos mapansing tumitingin sa mga litrato na nakapaskel sa pader kung saan suot-suot niya ang mga alahas. Bukod sa alahas at pera, natangay rin ang laptop at mamahaling bag at salamin. Sa imbestigasyon ng pulisya na pag-alamang peke ang mga dokumentong ipinasa ng suspect, kabilang ang NBI at barangay clearance at birth certificate. Sa barangay clearance, pineke raw ang pangalan ng barangay captain, habang sa biodata, lahat ng address sa employment record, peke. Naisang biktima na panagutin din ang agency ng suspect, ang 5-star employment services na nakabase sa Makati. Hindi raw kasi nito tinutukan ang mga impormasyong inilagay ng suspect. I think they are also held liable for this. Mm-hmm. Kasi sila po ang may empleyado, di ba? Mm-hmm. Kaya we are paying for the service fee, di ba? Mm-hmm. For the services fee. Kaya dapat din sana kung mag-hire sila ng empleyado nila, dapat yung inimbestigahan muna nila. Ayon sa ahensya, 2007 na mag-apply sa kanila ang suspect. Muling bumalik nitong taon, kaya nagtiwala raw sila. Nakikipag-ugnayan naman daw sila sa biktima para mahanap ang suspect. I-ano namin yung picture niya doon sa ibang agency, din yung pangalan na yan. Oho, then kasi i-ano namin doon sa ipa-atid namin sa messenger namin, yun na yung pinaka-best way namin maitulong. Kasong qualified theft ang posibleng kaharapin ng suspect. Ang payan ng pulisya sa mga nangangailangan ng kasambahay, bago tumanggap, importanteng tiyaking totoo ang lahat ng dokumento at kilatisin ang pagkatao ng namamasukan. Cesar Apolinario, GMA News.